Pagbasa mula sa aklat ni Propeta Isaías. Nang taong mamatay si Haring Hoseas, nakita ko ang Panginoon. Nakaupo siya sa isang napakataas na luklukan. Ang laylayan ng kanyang damit ay nakalatag sa buong templo. May mga serapin sa kanyang ulunan at bawat isa ay may anim na pakpak. Dalawa ang nakatakip sa kanyang mukha, dalawa sa buong katawan, at dalawa ang ginamit sa paglipad. Wala silang tigil ng kasasabi sa isa't isa ng ganito. Banal, banal, banal ang Panginoong Diyos na makapangyarihan. Ang kanyang kaniningay laganap sa sanlibutan. Sa lakas ng kanilang tinig ay nayanig ang pundasyon ng templo at ang loob nito'y napuno ng usok. Sinabi ko, kawawa ako, marumi ang aking labi at naninirahan sa piling ng mga taong marurumi rin ang labi. Mapapahamak ako pagkat ako'y isang makasalanang nakakita sa Panginoon, ang makapangyarihang hari. Pagkatapos, may isang serapin sumipit ng baga sa dambana at lumipad na patungo sa akin. Ang baga ay idiniit sa aking mga labi at sinabi, palakan ng sala, napawi na ang mga kasalanan mo. Narinig ko ang tinig ng Panginoon. Sino ang aking ipadadala? Sino ang aming susuguin? Sumagot ako, narito po ako, ako ang isugo nyo. Ang salita ng Diyos. Panginooy naghari na, ang damit niya'y maharlika. Panginooy naghahari na ang suot sa katawan ay damit na maharlika at batbat ng kalakasan. Panginooy naghari na, ang damit niya'y maharlika. Ang sandigan ng daigdig, mataas ang pinatungan. Kahit ano ang gawin pa'y, hindi ito magagalaw. Ang trono mo ay matatag simula pa noong una. Bago pa ang ano paman, likas ika'y naroon na. Panginooy naghari na, ang damit niya'y maharlika. Walang hanggan, Panginoon, ang lahat ng tuntunin mo. Sadyang banal at matatag ang sambahang iyong templo. Panginooy naghari na, ang damit niya'y maharlika. Aleluya, aleluya. Hirap kasama ni Kristo ay kapalarang totoo, kaloob ng Espiritu. Aleluya, aleluya. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Mateo. Noong panahong iyon, sinabi ni Jesus sa kanyang mga apostol, walang alagad na higit isa sa kanyang guro, at walang aliping higit sa kanyang Panginoon. Masiyahan ang alagad na matulad sa kanyang guro at ang alipin na matulad sa kanyang Panginoon. Kung ang puno ng sambayanan ay tinawag nilang Beelzebul, lalo na nilang aalimurahin ang kanyang mga kasambahan. Kaya, huwag kayong matakot sa kanila. Walang natatago na di malalantad o nalilihim na di mabubunyag. Ang sinasabi ko sa inyo sa dilim, ulitin ninyo sa liwanag, at ang ibinulong sa inyo ay inyong ipagsigawan. Huwag ninyong katakutan ang pumapatay ng katawan, ngunit hindi nakapapatay ng kaluluwa. Sa halip, ang katakutan ninyo'y ang nakapapatay ng kaluluwa at katawan sa impyerno.
Hindi ba ipinagbibili ang maya ng dalawa isang pera? Gayunman, kahit isa sa kanila ay hindi nahuhulog sa lupa kung hindi kalooban ng inyong ama. Maging ang buhok ninyo'y bilang na lahat. Kaya huwag kayong matakot. Higit kayong mahalaga kaysa libo-libong may. Ang sino mang kumilala sa akin sa harapan ng mga tao ay kikilanlin ko rin naman sa harapan ng aking amang nasa langit. Ngunit ang magtatatwa sa akin sa harapan ng mga tao ay itatatwa ko rin naman sa harapan ng aking amang nasa langit. Ang mabuting balita ng Panginoon.